Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat, mga kapatid, dyan sa Philinvest Community Christian Fellowship. Muli na naman po tayong sasamba sa ating Panginoon. At ngayong umaga, nais po nating anyayahan ang ating Panginoon sa ating worship service. Pero bago po tayo tumungo sa ating pong worship proper, tayo po muna ay manalangin. Pero bago po tayo manalangin, may ilang talata lang sa Bible akong babasahin dito sa Psalms 91, 1-12. Sabi po rito, "He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. For He will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noonday. A thousand may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked. Because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge, no evil shall be allowed to befall you. No plague come near your tent. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone." Let us pray. Heavenly Father, muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, sa inyong katapatan, sa amin pong hinirang nyo dito sa Philinvest Community Christian Fellowship. Kami po ay nagagalak dahil isa na naman pong linggo ang lumipas at dahil po ECQ, kami po ay hindi nag-aalala dahil marami po kaming natutunan dito sa aming pong pananatili sa aming mga tahanan. Maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, at ikaw ang Diyos na tiyak ang aming kaligtasan. Ano man po ang mangyari, Panginoon, sa inyo po kami nagtitiwala, sa inyo po kami umaasa, at sa inyo po kami, Panginoon, kailanman ay sasamba at magpupuri. Maraming po salamat sa araw nito, sa aming pong pagsamba ngayong umaga. Dalangin po namin na patnubayan niyo po ang aming bayan sa darating po na pagluluwag ng ECQ. Panatalihin niyo po, Panginoon, ang disiplina sa tao at sa mamamayan ng bansang ito. Nawa, Panginoon, kakitaan po ng pagsunod ang mga taga-FCCF at dalangin po namin na ikaw lamang ang maggabay sa mga kasama namin na magtatrabaho at kailangan maghanap buhay pagkatapos po nitong ECQ o lockdown nito, lalo na yung mga may trabaho sa labas po ng NCR o Metro Manila. Dalangin po namin din ang aming mga leaders ng bansang ito, patnubayan niyo po ang kanilang mga gawain, naway, Panginoon, makaisip po sila ng mga pamamaraan para makakabuti sa aming mga mamamayan at hindi yung makakapinsala pa pagdating ng panahon. Dalangin din po namin, Panginoon, na gabayan nyo ang mga frontliners, ang mga IATF team at ang mga pribadong kumpanya na tumutulong sa labang ito na nananatili pong threat or banta sa kalusugan ng tao. Panginoon, kami po ay nagtitiwala sa inyo dahil kami po ay
araw-araw na lumalapit sa inyo, sumasamba sa inyo, nagpupurit sa inyo harapan. Dalangin po namin ang inyo pong pagpapatnubay sa bawat isa. At ikaw na po, Panginoon, ang manahan sa puso ng lahat. At nawa, hindi po maging palakid ang anumang lockdown nito upang ang inyong salita ay makarating sa mga dapat tumanggap ng inyong mabuting balita. Purihin, sambahin ang pangalan mo. Dahilain ka, Panginoon Diyos. Ito po ang aming samot dalangin. May taos pusong pasasalamat sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Good morning, brothers and sisters. As we begin our online Sunday worship service, let me share with you Ephesians chapter 1, verse 18. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints. Heaven is something we see with our heart. When we are discouraged, doubtful, and depressed, we need to have the eyes of our hearts enlightened. The dawn needs to rise in our darkness, and we see the dawn of hope and the riches of our inheritance. But when things look bad, sometimes the only way to remember these things is to sing them, pray them, and read God's promises of them. I want to see you. I want.
Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. A promise of love, for my heart is safely under. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering. My hope has come, and my heart is safely under. Magandang araw po. Ang apoy ay mapanira. Naalala ko nung nasunog yung bahay namin sa Tondo nung dekada 90. Halos nawala sa amin ng lahat. Buti na lang walang namatay sa amin. Ang apoy ay mapanira. Subalit ipinaalala ng aking estudyanteng si Daniel Pham, isang Vietnamese sa IGSL, na ang apoy ay hindi palaging mapanira kundi ito din ay nakakabuti
sa aming preaching laboratory, binanggit niya yung coal fire. Coal fire. Ito po yung small frequent fires that clean the forest floor of dead leaves and branches. Parang katulad po ng pagkakaingin sa atin na nagsusunog po ng bahagi ng bundok para po makapagtanim. Bagamat ito po, yung coal fire mas kontrolado. Hindi ito naninira ng puno, kundi nakapaglalagay po ng abo sa lupa na nagiging pataba para po maganda ang pagtubo ng halaman o ng puno. Such low intensity fires are necessary for healthy growth of trees. Nakakabuti po ito para po maging maganda at marami po ang tumubong puno. At katulad po ng coal fires, ang pagsubok ay kailangan din para po sa ating paglagong espiritual. Sa totoo lang, ganito po ang sinabi sa unang Pedro 4:12. Ang sabi po ni Pedro, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Pansinin po natin yung salitang mahigpit na pagsubok. Ang sabi po sa English the fiery trial. At sa mga kapanahonan na ito, dumadaan po tayo sa mahigpit na pagsubok. We are going through a fiery trial. 2 buwan na rin po mula nang nagkaroon po tayo ng enhanced community quarantine. At sa kasawiang palad, ay na-extend po yung lockdown hanggang sa katapusan ng buwan. Pero kung titingnan po ninyo ang mga naglabasan, kahapon po sa mga malls ay talagang kikilabutan po kayo. Kaya nakakakaba na baka hindi hanggang end of the month lang ito pong lockdown na ito pang nagkataon. Katatapos pa lang ng bagyong Ambo. Alam nyo, bukod sa nag-aalala tayo na tayo po ay mahawa ng COVID-19, marami po tayong mga pagsubok na hinaharap. Bukod sa pagsubok na nga itong quarantine na ito eh. Yung pa pong pagsubok na or the challenge of working from home. Abay, mahirap magtrabaho sa bahay. O kaya po, mahirap po yung kinakabahan ka na baka mawalan ka ng trabaho. Ngayon pa nga lang, hirap ka na sa no work, no pay setup. Tapos, nandun pa yung pangamba, nandun pa yung pagsubok na dumarating na po yung mga bills. Kaya nga biruan eh, baka dumating na si Judith o kaya si Juna. At seriously, ang malaking pagsubok o hamon ngayon ay yung paano mo mapapanatiling matino ang pag-iisip mo. At hindi ka mabaliw sa gitna ng mga pagsubok na to, sa gitna ng mga kawalan ng katiyakan sa ating panahon. So paano po tayo mapapalago ng mga mahigpit na pagsubok na ito? How can these fiery trials help us grow spiritually? Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Pedro 1, 6 hanggang 9. At ito po ang sinabi. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Hindi niyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan. Kayo nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat sa kabila ng mga mahigpit na pagsubok na aming pinagdadaanan,
Ang inyong pong salita ay patuloy na nagbibigay sa amin ng mga kapangako at mga katiyakan na hindi niyo po kami iniiwan ni pinababayaan man. Ang nais po namin, Panginoon, na inyong kalooban. Kaya mangusap po kayo sapagkat nakikinig po ang inyong mga lingkod. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Ang mga orihinal na sinulatan, yung una pong sinulatan ni Pedro, ay dumadaan po sa matinding pag-uusig dahil po sa kanilang pananampalataya. Kaya nga po sinulat ni Pedro, ito pong sulat na ito, upang palakasin ang kanilang loob. At basahin po natin muli, ito pong verse 6. Ang sabi po, sa ganito kayo'y nagagalak. Bagamat ngayon, sa sandaling panahon, ay kailangan nyo magdanas ng iba't ibang pagsubok. Napansinin po natin na ang ginamit ni Pedro ay salitang pagsubok, hindi niya ginamit yung salitang pag-uusig. Kaya makikita po natin dito na ang mga aral dito sa ating titing ng mga talata ay patungkol sa anumang problema ang ating pinagdadaanan at hindi lamang po sa pag-uusig. Pansinin din po natin ang sinabi po ni Pedro dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 6. Ang sabi niya, tayo daw po ay kailangan magdanas ng iba't ibang pagsubok. Or sabi po sa NIV, all kinds of trials. Kaya masasabi po natin na hindi po ito limitado sa pag-uusig lang. Subalit, tandaan po natin ito, ha? Hindi po ito pagsubok na nawala yung susi mo o kaya wala kang makitang paparadahan ng kotse mo sa mall, di po ba? Hindi lang yun ang pagsubok ng buhay. Sa kapag tininan po ng iba't ibang pagsubok, hindi sinasabi ng Biblia na ang pagsubok salitan sa pagdating sa buhay natin. Wala pong social distancing ang pagsubok at yan po ay maaaring magsabay-sabay. At iba't ibang pagsubok na ating mararanasan, hindi po pare-pareho. Ang problema ay sabay-sabay. Ito po? Pero tatandaan natin, ang sabi ng Biblia, mahigpit na pagsubok. At ang sabi po rito, itong mga pagsubok na to ay ganito katindi. Sa ganito kayo nagagalak bagamat ngayon sa sandaling panahon, ay kailangan nyo magdanas ng iba't ibang pagsubok. Alam po ninyo yung salitang magdanas kapag tiningnan po natin sa ibang sali ng Biblia, katulad po nitong 1978 edition ng ang Biblia. Ang ginamit pong salita ay pinalumbay kayo. Pinalumbay kayo. At ang salitang pinalumbay po, ang ibig sabihin po nito ay yung sakit na nararamdaman natin kapag tayo po'y nawalan ng mahal sa buhay. Our trials will cause us grief. This grief is like the pain of losing someone we love. At alam po ninyo, yung pong salitang pinalumbay, ito po ang ginamit dito sa 1 Thessalonica 4:13. Ang sabi rito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Yung pong salitang magdalamhati dito, yun po yung Greek word na ginamit sa 1 Peter chapter 1 verse 6 na magdanas o kaya po'y pinalumbay. Ito po itong mga talakay, nakita po natin tungkol po sa dalamhati na ating nararamdaman kapag tayo po ay namatayan. Ganun katindi, hanggang ganun katindi ang maaaring gawin ng pagsubok sa atin. That's how much pain a trial could give us. Ito nga po yung sinulat ni Warren Wiersbe, isa po sa mga paborito kong Bible teachers. Ang sabi niya ay ganito, to deny that our trials are painful is to make them even worse. Mas pinalalala po natin kapag po hindi natin tinatanggap ang katotohanan na ang ating po mga pagsubok ay talagang matinding pasakit. Christians must accept the fact that there are difficult experiences in life
and not put on a brave front just to appear more spiritual. Tanggapin na natin ang katotohanan na may mga mahihirap na karanasan sa ating buhay at huwag na tayong magmatapang pa para lang magmukha tayong spiritual o matatag ang pananampalataya. We must not think that because we have overcome one kind of trial that we will automatically win them all. Hindi porke nagtagumpay ka sa isang pagsubok, eh lahat na ng pagsubok, kaya mo pagtagumpayan. Trials are varied, and God matches the trial to our strengths and needs. Iba-iba ang pagsubok. At tinatapatan ng Diyos ang bawat pagsubok ayon sa ating pong lakas at pangangailangan. Pansinin po natin na binanggit dito na iba't ibang pagsubok. Alam niyo, maganda po rito yung salitang ginamit na iba't ibang pagsubok na po. Ay galito rin ang ginamit sa 1 Pedro 4:10. Sa salitang Griego, yung iba't ibang pagsubok, ganito ang sabi sa 1 Pedro 4:10. Kung paanong ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Pansinin po natin na yung salita pong iba't iba, yung Greek niyan, yun din po yung salitang masagana. Ang ibig sabihin ganito, sa bawat pagsubok, may katapat na biyaya ng Diyos. For every trial, there's God's grace available for us. Ang sabi nga po eh, sa 1 Corinto 10:13, di po ba ay walang pagsubok na dumating sa atin na hindi pa naranasan ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya tayo hahayaang subukin nang higit sa ating makakaya, bagkus kasabay ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng kalakasan upang mapagtagumpayan ito. Sa bawat pagsubok, may katapat na biyaya ng Diyos. Kaya kapatid, tandaan natin ito. Tandaan natin ito na alam ba ninyo na yung salitang pagsubok, kapareho din yan sa Greek ng salitang pagtukso. Ang ating pong kaaway ay ginagamit po ang mga tukso para pahinain tayo. Ginagamit niya yung sitwasyon natin bilang tukso para tayo ipahinain. Subalit ang Diyos, ginagamit niya yung mismong sitwasyon din na yon upang tayo po ay patatagin. Our enemy might be using our situation to break us down, but God takes the same situation to build us up. Kaya nga po, masasabi natin na sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, pinatatatag tayo ng Diyos at hindi pinapahina. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, pinatatatag tayo ng Diyos at hindi pinahihina. Through our faith in Him, God builds us up and does not break us down. Ang ating pong pananampalataya magpapalakas sa atin, hindi po magpapahina sa atin. At pag tininan po natin, ito pong babalikan po natin, itong 1 Peter 1:6, ang sabi, basahin natin muli. Sa ganito, kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling palahon, ay kailangan nyo magdanas ng iba't ibang pagsubok. Pansinin po natin yung mga salitang, sa ganito kayo'y nagagalak. Anong ganito? Ito po'y tumutukoy sa ating kaligtasan na binanggit po sa 1 Pedro 1:3-5 sa konteksto niya. Sa mga talata sa taas niya, ang sabi po, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan
ng panahon, dito tayo nagagalak sa ating kaligtasan. In this salvation, we rejoice. At alam po ninyo, sabi dun sa English, sa 1 Peter 1:5, sa contemporary English version, ganito, "Yet faith in God, whose power will protect you until the last day. Then He will save you just as He has always planned to do." Dito po natin makikita na ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay sasamahan tayo hindi lamang sa krisis na to, kundi sasamahan tayo hanggang sa katapusan. Hindi tayo iiwan ni pababayaan man ng Diyos. Hindi tayo ibibitin sa alanganin ng Diyos. At itong kaligtasan na ito ay atin pong natamo sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. Kaya nga ang sabi po ni Pedro ay ganito, "Hindi niyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi niyo siya nakikita, gayon man inyong sinasampalatayanan. At kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa." Ito po yung dahilan ng ating kagalakan. Pansinin po ninyo ang tindi ng kagalakan na ito. Galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. It is a glorious, inexpressible joy. Isang kagalakan na hindi kayang alisin ng anumang pagsubok, ng anumang hamon, anumang sitwasyon, anumang krisis. No trials, no challenges, no circumstances, no crisis can take this joy away from us. Muli, balikan po natin yung 1 Peter chapter 1 verse 6. Ang sabi po, "Sa ganito kayo nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan nyo magdanas ng iba't ibang pagsubok." Ano yung bagamat? Sa English po, though, even if, na kahit na po dumadaan tayo sa pagsubok, tayo pa rin po ay maaring magalak sa isang kagalakan na hindi kayang ipaliwanag. Maaari pa rin natin maranasan ang kagalakan hindi may paliwanag. At pansinin nyo, sabi po ni Pedro, bagamat ngayon, sa sandaling panahon. Sa sandaling panahon. Sa English po, for a little while. Sa Magandang Balita Biblia, ang sabi, ito'y panandalian lang. Alam niyo po, may panahon ng pagsubok. Bagamat hindi po ito pag sinabing panahon mula ganitong petsa hanggang ganyang petsa, mula Lunes hanggang Biyernes, it is not a time frame per se. Hindi ito masusukat sa taon, sa buwan, sa linggo, sa araw. Alam niyo kung saan ito masusukat? Kung gaano katagal. Kung gaano katagal ang kailangan natin para tayo ay lumago. It is measured by how much is necessary for us to go. Kung gaano man katindi ang kailangan natin, kung gaano man katagal ang kailangan natin, gagawin ng Diyos yun, matuto lang tayo, lumago lang tayo. God will take as much time as needed for us to learn what we need to learn. Hindi nagmamadali ang Diyos. Mas mahalaga sa Diyos ang ating pagkatao kaysa sa ating panandali ang kasiyahan. God is more concerned with our character than our comfort. Pero mabuti na lang, sabi nga po, ito ay panandalian lang. Sandaling panahon lang. At alam ninyo, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pag-aani. At habang tayo dumadaan sa pagsubok, tandaan natin, bahagi lang yan ng panahon ng pagtatanim. At darating ang araw, may panahon ng pag-ani. Anong sabi sa awit 126, ang talata po'y 6, ang sabi po, "Ang umaalis na lumuluha na may dalang binhi na itatanim ay babalik na masaya na may daladalang mga ani." Alam niyo po, naniniwala ako na parang katulad lang yan ng delata, may expiration date. I believe that trials have a shelf life.
Pero alam nyo, sa totoo lang, yung sinabi po ng Biblia ang panandalian lang sa sandaling panahon, may point na tinutukoy nito yung buong buhay natin. Ano ba naman ang buhay natin kumpara sa walang hanggan? Sandali lang. Pero mabuti na lang itong sinabi po sa Roma 8:18. Ang sabi po, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi mayahambing sa napakagandang kalagayan na mapapa sa atin balang araw. Ang panandaliang paghihirap sa buhay na ito ay hindi maikukumpara sa napakagandang kalagayan na mapapa sa atin sa habang panahon. May nagsulat nga po ng ganito eh. Our troubles last only for a little while. Our hope in Christ is forever. Ang ating pong mga pagsubok ay palandalian lang, subalit ang ating pag-asa kay Kristo ay panghabang panahon. And that is why we can still rejoice. Sapagkat naniniwala tayo, darating at darating ang panahon, lahat ng pagsubok na to mawawala. Kaya nga naniniwala tayo na ang ating pananampalataya sa Diyos ang magpapatatag sa atin at hindi magpapahina sa atin. That's why we believe that our faith in God brings us up, builds us up, and does not break us down. Now, pansinin din natin itong sinabi sa 1 Peter 1:6. Sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Pag tinignan natin sa ibang salin, ito daw mga pagsubok na to ay dapat nating maranasan. Dapat nating maranasan. Pansinin niyo yun, kailangan daw natin ito. Dapat daw nating maranasan ito. Hindi ito hinayaan ng Diyos, yung mga pagsubok na to, dahil trip-trip lang. Ala lang, trip lang. Katulad po nung coal fires sa gubat, kailangan natin, kung paano kailangan ng gubat yon, ganun din, kailangan din natin ang mga pagsubok na ito, mga mahigpit na pagsubok na ito. Bakit pa natin ito kailangan? Ito po ang sabi sa 1 Pedro 1:7. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pansinin po natin, yung pong salitang para, ipinapakita po nito yung layunin o ang dahilan bakit tayo hinahayaang subukin ng Diyos. Ang una po, ang mga pagsubok ay nagpapatunay na totoo ang ating pananampalataya. Trials prove our faith. Pansinin po ninyo, yung balikan mo natin yung nasa 1 Peter chapter 1 verse 7. Ang sabi po, kaya tayo sinusubok para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya natin. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo, katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Alam niyo po, yung salitang masubukan o sinusubok, eh ang ibig sabihin daw po niyan is to test for the purpose of approving. Kaya nga ang sabi nga po eh, ang mga pagsubok na ito ay para makita kung tunay ang pananampalataya natin. Mabuti na lang, ang pananampalatayang meron tayo ay pananampalatayang matatagal, matatag. Sapagat ito'y pananampalatayang galing sa Diyos. Anong sabi diyan sa 2 Peter 1 verse 1? Sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin, sa pamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang ating daw pong tinanggap na pananampalataya ay pananampalatayang kasing halaga ng pananampalataya ng mga apostol. True faith will endure the tests because it is a faith that God gave us. Pero bago natin iwan yung verse na yon, may gusto ko ipapansin sa inyo. Ang sabi, sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng sa amin, sa pamamagitan ng katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas
na si Jesucristo. Pansinin po ninyo na ang ating pong Panginoong Jesucristo ay tinawag na Diyos at tagapagligtas dito. Hindi lang tagapagligtas, siya'y Diyos din. Eh kasi kung yun ang Diyos, tumutukoy sa Diyos Ama, sana ang nakalagay sa pamagitan ng katwiran ng ating Diyos at ating tagapagligtas na si Jesucristo. Pero nakita po natin na ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So ibig sabihin, ang Panginoon po, tinawag na Diyos at tagapagligtas dito. At ang huwag nating kaliligtaan na ang pananampalatayang ito ay kasing halaga o katulad ng pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa mga apostol. Hindi po second hand or copycat, trying hard faith ang binigay sa atin ng Diyos, kundi pananampalatayang kasing halaga katulad ng pananampalataya ng mga apostol. At alam nyo, hindi tayo sinusubok para bumagsak tayo. Hindi yan katulad ng isang teacher na sobrang higpit na pagtitripan yung estudyante, gagawa ng test na alam niya, babagsak yung estudyante, pahihirapan yung estudyante. Ang Diyos, hindi tayo sinusubok, hindi tayo pinahirapan para bumagsak. Hindi nang layunin ng pagsubok na pahirapan tayo, na ibagsak tayo. Ang layunin ng pagsubok ng Diyos ay para pumasa tayo. We are not being tested to make us fail. We are being tested to make us pass. We are being tested to prove that our faith in God is the kind of faith that will not fail. Tayo po ay sinusubok para patunayan na yung pananampalatayang mayroon tayo ay yung uri ng pananampalataya na matatag. Ayon nga po kay William Barclay, they, sabi niya, the believers, can stand anything that comes if they remember that every trial is in fact a test. Maharap daw natin ang kahit anong dumating sa buhay natin kung atin daw pong tatandaan na ang bawat pagsubok ay isa pong pagsusulit. At ang sabi, before gold is pure, it has to be tested in the fire. Bago po maging dalisay ang ginto, ito po'y dumadaan sa apoy, ito'y dinadalisay ng apoy. At ang sabi, the trials which come to us test our faith, and out of them, that faith can emerge stronger than ever it was before. Ang pagsubok na dumating sa atin ay sinusubok ang ating pananampalataya, at pagkatapos po noon, ang ating pong pananampalataya higit na magiging matatag kaysa dati. Sabi nga, the rigors which athletes have to undergo are meant not to make them collapse, but to make them able to develop more strength and staying power. Yun daw pong mga pinagdadaanan ng mga atleta ay hindi po para sila po ay matalo, hindi po para sila ay bumigay, kundi para sila ay lalong lumakas at lalong magtagal. In this world, trials are meant not to take the strength out of us, but to put the strength into us. Sa mundong ito, ang mga pagsubok, ang layo ng mga pagsubok ay hindi para pahinain tayo, kundi tayo po ay patatagin. Alam niyo po, ang ginto ay hindi lang po sinusubok, kundi dinadalisay ng apoy. Sabi nga po, balikan natin ang Biblia, upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kalawalatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Gold is not only tested by fire, but it is also purified by fire. Ang una pong layunin ng pagsubok ay para po patunayang totoo ang ating pananampalataya. It proves that our faith is genuine. Pangalawa po, na layunin ng pagsubok ay para po dalisayin ang ating pananampalataya. The second purpose of trials is that it purifies our faith. Tingnan natin uli itong nasa 1 Peter chapter 1 verse 7. Ang sabi po, ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Kasi alam nyo po, ang apoy po ay sumusulog ng mga impurities o yung mga dumi sa ginto. Tinutunaw niyang ginto, lumulutang yung mga dumi, tapos kinakalus po nung nagtutunaw ng ginto ng goldsmith.
Fire burns away the impurities of the gold. At alam niyo, kahit yung bakal, yung steel, kaya po yan, atag doon tinitemper, pinadadaan sa apoy, para ito'y lalong tumibay, lalong tumigas, at maalis po yung pagiging marupok ng bakal. Ang tawag po doon ay tempering. At ito po mga pagsubok na to, tempering ito. We are being tempered by these trials. Ang sabi nga po doon sa isang commentary, trials should not surprise us or cause us to doubt God's faithfulness. Rather, we should actually be glad for them. Hindi na tayo dapat magulat o hindi ito dapat magdala sa ating mag-alinlangan sa katapatan ng Diyos, kundi dapat daw ay magalak pa tayo sa mga pagsubok na ito. God sends trials to strengthen our trust in Him so that our faith will not fail. Pinapadalan tayo ng pagsubok para patatagin ang ating pananampalataya upang hindi po bumigay ang ating pananampalataya. Our trials keep us trusting. They burn away our self-confidence and drive us to our Savior. Ang pagsubok po na ito ay, dahil sa pagsubok na ito, tayo daw po'y patuloy na nagtitiwala at nawawala po, naaalis po yung ating pagtitiwala sa sarili at tayo po'y dinadala sa ating pong Panginoong tagapagligtas. Sa totoo lang, makikita natin dito na tiniyak ni Pedro na tayo'y gagabay ng Diyos, sasamahan ng Diyos, iingatan ng Diyos, palalakasin ng Diyos. Ang sabi po sa 1 Pedro 1:5, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Na ang ibig sabihin, gaya na sinabi ni Pablo, ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawa sa atin, ang siya rin maglulubos nito. At sa gitna ng mga pagsubok na to, hindi tayo iiwan, hindi ho tayo pababayaan ng Diyos. Sa pamagitan ng ating pananampalataya, sa Kanya, pinatatatag tayo ng Diyos at hindi pinapahina. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, pinatatatag tayo ng Diyos at hindi pinapahina. We will persevere because God preserves us. Tayo po ay magtatagumpay sapagkat tayo po ay iniingatan ng Diyos. At ang huling layunin, ang ikatlo't huling layunin ng pagsubok ay sapagkat ito po'y mauuwi sa papuri sa Panginoon. So, trials prove our faith. Trials purifies our faith. Purify our faith. And trials result to praise to God. Anong sabi rito? Upang ang kadalisayan ng iyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauuwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. Makita po natin, ito'y mauwi sa kapangyarihan, kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. You know, though we are going through a lot of bitterness nowadays, we will not only be better, but we will also be bold in praising God. Bagamat marami tayong pinagdadaanan mga pagsubok ngayon, hindi lang tayo madadalisay, hindi lang mapapatunayan ang ating pananampalataya, kundi mauwi pa to sa pagpupuri sa Panginoon. Na darating ang panahon, pabalikan natin itong pangyayaring ito. Pag naalala natin ito, masasabi natin na sa gitna ng lahat ng ito, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Tayo'y pinalakas ng Diyos, hindi tayo pinahina. Tayo po ay sinamahan ng Diyos. Kaya nga po, masasabi po natin, yung sinabi po ni Pedro, mapupuri talaga natin ng Diyos. Ang sabi, at pagkatapos na kayo magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ay siya rin magpapanumbalik, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Sumakanya nawa ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Our purified and proven faith will result in praise. Ang ating pong pinatunayan at pinadalisay na pananampalataya ay mauuwi sa papuri sa Diyos. Mga kapatid,
sa pamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya. Pinatatatag tayo ng Diyos at hindi pinahihinan. At habang dumadan tayo sa cool fire na ito, sa fiery trial na ito, habang tayo dumadaan sa matindi, mahigpit na pagsubok na ito, nananalangin po ako sa Panginoon na tayo po'y palakasin at huwag hayaang manghina, that God will make us strong and not weak, na atin pong patuloy na mararanasan na tayo po'y sinasamahan ng Diyos at hindi po niya tayo iniiwan, that we can persevere because God preserves us. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sapagkat hindi niyo nais na kami ay magupo ng makapagsubok na ito. At kung meron po, Panginoon, na nakibahagi sa online worship na to na nakakaramdam ng panghihina, ng pag-aalinlangan, nawa ang inyong salita po ay magpatibay ng aming pananampalataya sa inyo. Na makita po namin na kayo po ang Diyos, na sinasamahan kami, pinalalakas kami sa gitna ng pagsubok na ito. At kung meron po din, Panginoon, na nakikinig, nanonood sa online worship na to na nais po kayong tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas, nawa sa kanyang puso po ay manalangin siya ng ganito. Panginoong Jesus, salamat sapagkat namatay ka sa krus para sa aking kasalanan. At ang katotohanan ng nabuhay ka maguli ay patunay na tinanggap ng Ama ang iyong kabayaran para sa aking kasalanan. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po maghari sa aking buhay. Lord, kilala po ninyo ang tapat sa kanyang puso, tao sa kanyang puso tumanggap sa inyo. Ipakita po ninyo na kayo po ang Diyos na tumutugon sa kanyang dalangin at nawa makaroon siya ng katiyakan ng kaligtasan. Lord, patuloy po namin hiling ang inyong pong pag-iingat sa aming bansa. Pagalingin niyo na po ang aming bansa. Huwag niyo na pong hayaang kumalat pa ng gusto ang COVID-19. Heal our land. Mahabag po kayo sa amin. Tunay nga, kayo po ang Diyos. Kayo po ang Diyos ng aming bayan. At sabi ninyo, mapalad ang bayan na si Yahweh ang Diyos. Salamat po sa inyong aming papuri't pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Marami pong salamat sa inyong pakikibahagi sa ating online worship. And allow me to bless you. At pagkatapos na tayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walanggang kaluwalhatian kay Kristo, ang Diyos na ito ang siya rin magpanumbalik, magpatibay at magpalakas sa atin. Sumakanya nawa ang kapangyarihan magpakailanman. Amen at amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon Diyos.